Okay, so yung gagawin naman natin ngayon, ilolocate natin yung maximum deflection of the beam. Okay, so yung gagawin natin, itetest natin kung nandito ba siya sa within 5 meters or nandito ba siya sa within 8.5 meters or nandito ba siya sa within 12 meters. Okay, so ayan, itetest natin ngayon kung nasaan ba yung maximum deflection. Okay, so kapag na, for example, when x natin, para gawin 0, dapat yung x natin mas malaki sa 0 but less than 5 meters. So, around ditong point yun, no? So, alam naman natin na kapag maximum yung ating deflection, kung maximum ang ating deflection, so alam naman natin na y prime is equal to 0. So, bakit po nagiging y prime is equal to 0? So, again, kapag po drawing natin, kunyari yung ating elastic curve, so, sa maximum deflection, alam naman natin na ang slope tangent to our maximum deflection, yung y max natin, yung y prime natin is equal to 0. So, kasi nga, yung slope, ito yung slope natin, so y prime is equal to 0. So, yun yung clue natin, okay? Para malaman natin yung maximum deflection, yung x, okay? Yung x max. So, what is x max natin? Kung tama ba siya? So, ngayon, kung alam natin na slope is slope or yung y prime natin is equal to 0. So, therefore, anong equation po yung gagamitin natin itong sa moment natin or sa slope or yung ating deflection. So, syempre, dun tayo sa ating slope. Okay? So, kasi y prime yung alam natin. So, y prime dapat yung gagamitin natin. Okay? So, kopyahin na natin yung equation natin. Equation para sa slope. Okay? EI y prime is equal to 10.625. So, x squared minus 22.5. x minus 5 natin. Squared plus 60. x minus 8.5 natin. Raised to 1. Plus C1. Okay, so, ayan. So, alam naman natin na y prime daw is equal to 0. Okay, so kung 0 ito, alam naman natin, solve natin na si C1 ay negative 326.2548. Okay, so ngayon, hanapin natin yung value ng x natin. Okay, so kung hanggang 5 lang siya, so therefore, hindi na to kasama. Okay, hindi na to kasama sa equation natin. Hindi na rin to kasama sa equation natin kasi ito ay 5 minus 5, 0. So, 5 minus 8.5 siya ay negative na yung limit natin. So, indicates na hindi na siya kasama. So, therefore, kung isi-simplify natin yung equation natin, 0 is equal to 10.625. Okay? X squared kasama yung C1 natin. 326.2548. So, therefore, we can solve for the value of X. Okay, so 0 is equal to 10.625x squared minus 326.2548. So, shift solve. Ang makukuha nating value ng x ay 5.5413 meters. So, pasok ba siya doon sa ating limiting equation? So, mas malaki siya sa 0? So, yes, mas malaki siya sa 0. Pero, mas maliit ba siya sa 5 meters? No, hindi siya maliit sa 5 meters. Okay, so mali yung ating theory na nandito sa part na to, yung ating maximum na deflection. So, therefore, kung mali dito, so move on naman tayo dun sa second segment, yung between 45 kilonewton loading tsaka 60 kilonewton meter na moment. Okay, so yung magiging bagong theory natin or hypothesis when x is, okay, not necessarily 0. X should be in between. So, mas malaki siya sa 5 meters, pero dapat siya ay mas maliit sa 8.5. Okay, so alam naman natin na at maximum deflection, y prime natin, it should be equal to 0. So, kung maximum po yung ating deflection, so yung y prime natin is equal to 0. Okay? So, ngayon, kung deflection yung alam natin, kung yan ay y prime, ito ay y prime, so therefore, equation for deflection po yung ating gagamitin. Okay, so EIY prime, kopyahin lang natin yung ating equation for
deflection. Okay, x squared minus 22.5 by x minus 5 squared. So, habang ginagawa ko po ito, pwede nyo ding idikta, no? Or, kunyari, sinasabayan nyo rin ako sa pagsosolve. Para, kunyari, parang synchronous na rin yung ating pag-aaral, diba? C1, okay? So, alam na rin na kapag y maximum yung hinahanap natin, kunyari, assume natin, y maximum. So, alam naman natin at maximum, yung deflection, slope natin is equal to 0. Okay, so therefore, y prime natin is equal to 0. Okay? Ayan. So, pwede na natin isolve si value na. So, kung 8.5 po pala yung ating gagamitin na distance, so therefore, 8.5 minus 8.5, so hindi na ito kasali dun sa ating equation. Okay? Equation, ayan. So, ayan, pwede natin isimplify yung equation. So, 0 is equal to 10.625x squared minus 22.5x minus 5 squared minus yung C1 natin, negative 326.25425. So, shift solve, malalaman na natin yung value ng x natin. So, tingnan nga natin. X squared minus 22.5 x minus 5 squared. Okay, so shift solve. So, malalaman ang aking na solve ay 5.6126 meters. Okay. So, ito bang value na to? Si x is equal to 5.6126. So, mas malaki ba siya kay 5? So, yes, mas malaki siya kay 5. So, mas maliit din ba siya kay 8.5? So, yes, mas maliit siya sa 8.5. So, therefore, yung x max na hinahanap natin ay 5.6126 meters. Okay, so ito na yung ating yung location kung nasaan yung ating maximum deflection. Okay, so ngayon na alam na natin kung saan yung location ng ating maximum deflection, so pwede na nating malaman yung value ng ating maximum deflection. Okay, yung y max natin. So, alam naman natin na ngayon, na kapag yung y maximum natin, yung x maximum natin ay, or yung location ay 5.6126 meters. So, ngayon, gagamitin na natin to, okay? Para malocate natin si maximum deflection. So, ang gagamitin natin na equation ay, ito bang moment, slope, o sa deflection. So, kung y, ito ay y. So, yung equation para sa deflection yung ating gagamitin. Okay? So, ayan, kopyahin lang natin. So, si EIY natin is equal to 3.5417 x cubed minus 7.5 x minus 5. Oh, ano nangyari? Okay, cube plus 30 x minus 8.5 squared plus C1x plus C2. Okay, ayan. So, ngayon, para ma-solve natin si, okay, para ma-solve natin si y max, dapat ang x max na gagamitin natin or yung location ng maximum deflection of the beam. Ito po, si 5.6126. Okay? So, kung y natin ay maximum, so therefore yung x natin ay si 5.6126, yung x natin ay 5.6126, yung x natin ay 5.6126, yung x natin ay 5.6126. Okay, so check natin yung mga limit. So pasok naman sa limit, 5.6 minus 5, so pasok siya sa limit. However, pagdating dito, 5.6126 minus 8.5, siya ay magiging negative. So, therefore, itong term na to ay hindi kasali sa ating equation. Okay? So, ngayon, pwede na nating isolve. Okay, simplify natin yung ating equation. Okay, si C2 natin, nasolve natin kanina, siya ay 0. And then, si C1 natin, ayun, yung kanyang value. So, ang matitirang term na lang, sige, sulat na rin natin. Pero, pwede nyo na siyang calculator habang sinusulat ko. 5.6126 cube minus
negative 3 to 6.2548. Okay. Yung x natin na 0.56126. Okay. So, yan. So, na na po ang value ng EIY natin. Okay. So, 3.5417. Okay. 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 Sige. Minus, ayan, 3.5417 cube. 3 to 6 to 5 4. So, okay. So, calculate natin when value ng x ay 5.6126. So, ayan. Yung EIY natin ay negative 1204.9509. Okay. So, siya ay force times distance. Okay. Force times distance. Kasi moment to, di ba? Moment is equal to force times distance. So, kung ito yung force natin, ito yung distance natin. So, siya ay naka-cube. Okay. Kilonewton, meter cube. So, yung kilonewton, i-multiply natin sa 1,000 para siya ay maging newton. So, si kilo, sa isang kilonewton, meron akong 1,000 newton. So, si kilonewton, para matanggal ko siya, ilalagay ko siya sa denominator. Ito ay nasa numerator. So, maka-cancel na siya. So, si meters, para siya ay magawa kong millimeter. So, therefore, para makancel si meters, ilalagay ko siya sa denominator. Makakancel na si meter. So, sa 1 meter, alam naman natin na merong 1,000 millimeter. At siya ay naka-cube. So, therefore, ito rin ay aking i-cube. So, ngayon, kung isi-simplify natin si EIY, siya ay negative 1204.9509. At yung ating conversion ay 1,000 times 10 raised, times 1,000 raised to the 4th. Okay, so ngayon, para makuha ko yung y maximum, so si e, at saka si i, ilalagay natin sa denominator wherein yung value ng e natin, 250 times 10 raised to 3, so GPA, kinonvert sa PA, and then 100 times 10 raised to 6 power. So, yung moment of inertia, usually naman, 10 raised to 6 siya, pa i-practice nyo na ganito para magamit, kasi ganun yung mangyayari sa ang reinforced concrete, okay, sa mga design subjects nyo na susunod, okay? So, yan. Anyway, yung y maximum natin should be equal to times, okay, 4, 1,000 times 4, 150 times 10 raised to 3, times 1,000 times 10 raised to 6, okay? So, yung maximum pala natin na deflection ay equal to negative 48.2. Okay, mali pala. Mali ako titigan, sorry. 19803 mm. Okay. So, yan yung y maximum natin. Okay. So, diba, kung maaalala nyo yung nasolve natin dito. Okay, mga kulay naman. So, may na-solve tayo dito sa 45. Okay, mga around 47 siya. So, at 5 meters. So, pagdating ng x is equal to 5.6. So, around, mga lumagpas na ng koti sa 5. So, around 5.6, nandun daw yung ating maximum. Okay, and then pagdating dito sa part na to, bumaba siya ng mga 36. Yung ating y at 8.5, okay, so 36, di ba? So, ayan. So, mga ganyan yung itsura. Okay, so most likely parang ganyan yung magiging itsura ng elastic curve din, no? Okay, so anyway, ayun lang naman para sa problem na to, okay? So, salamat sa pakikinig.